Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Maki. Walang eksaktong taon. Oton Iloilo. Mula pagkabata ay malapit na si Maki at Giselle. Magkababata. Magkaklase na sila simula elementarya hanggang sekundarya. Ngunit nagtataka si Maki dahil hindi siya pinapapasok ni Giselle sa loob ng tahanan nito. Mayaman ang pamilya ng dalaga, kaya inisip ni Maki na ayaw ng mga magulang niya na makitang nakikipagkaibigan siya sa mahirap. Ngunit hindi naman mahirap ang pamilya ni Maki. Malapad ang sakahan ng mga magulang. Nagkahiwalay lang ang dalawa ng mag-aral sa Maynila si Giselle. Samantalang maagang naulila sa ama si Maki. Kaya imbis na tapusin ang kurso ay mas pinagtuon na nito ng pansin ang namanang sakahan. Lalo't wala ng katuwang ang ina sa pag-aasikaso dahil nag-iisang anak lang si Maki. Maki iho, dito ka ba magtatanghalian o dadalhan na lang kita? Mukha kasing marami kayong gagawin ngayong araw eh. At saka iho, maipapakiusap sana ako sa'yo, pero nahihiya ako eh. Wika ng katiwala. Ang pangalan nito ay Aling Mila. Ano po ba yun? Ngayon pa talaga kayo nahiya sa akin ha? Eh halos araw-araw na nga po kayo nakikiusap eh. Sige na po, sabihin nyo na't nag-aantay na po mga kasama ko sa bukid. Marami po kaming aanihin ngayon, Aling Mila, kaya magtulong po kayo ni Mang Bong. Ipapalinis ko po sana yung bodega ng bigas sa likod ng bahay. Tugon ni Maki. Ay sige, kami na ang bahala. Eh pwede po ba ako makabali? Nahiya kasi ako magsabi sa nanay mo eh. May sakit lang ang asawa ko at kailangan ng panggamot. At saka pasok ka na sir eh, alam mo naman. Wika ni Aling Mila. O siya, sige po, ako na pong bahala. Dalhan nyo na lang po kami ng pagkain mamayang tanghalian. Saka, ipaalala nyo po at baka makalimutan ko ha. Dahil malapit lang naman ang tahanan ng matanda sa lugar, minabuti ni Aling Mina na papuntahin ng anak na si Helen. Halos kasing edad lang ito ni Maki. Madalas itong dumadalaw sa ina sa tuwing araw ng sahod, o hindi kaya naman kung may agarang pangangailangan. Hapon na nang makauwi ang binata. Alam niyang naghihintay ang katiwala sa kanya. Kaya nagmandali na siya upang makausap ang ina. May kahinaan na si Nanay Kunsing. Dala ng sakit na diabetes kaya hindi na ito nakakalakad. Tanging si Aling Mila ang nagbabantay at nag-aalaga sa ina. Kaya bilang gante sa matanda ay binibigyan din nila ito ng higit na sahod. Hindi na din iba ang turing ng pamilya sa matanda. At halos buong buhay ni Maki ay kasama na nila si Aling Mila. Kaso nga lang, hindi maiwasan ng binata na makaramdam ng kakaiba sa matanda pati na din sa anak nito. Naroon na sa sala si Helen. Inaantay ang pagdating ni Maki. Batid ng binata ang kakaibang ora ng dalaga habang nakatanaw sa labas. Nagmamadali si Maki na pumasok sa loob ng kwarto ng ina. Nadatnan niya itong nanonood ng palabas sa telebisyon. Anay, uminom na po ba kayo ng gamot? At saka huwag niyo pong kakalimutan ha. Mahirap na po, baka manghina na naman po kayo. Nga po pala, kung pwede daw po makabali si Aling Mila. Sinabihan na po niya ako kanina umaga eh. Naghihintay po yung anak niya sa baba. Wika ni Maki. Ay, nakainom na ako anak. At saka, may pinapainom din si Mila na herbal. Baka gusto mo. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong inumin. At saka naiisip ko, maganda yon para sa'yo. Kunin mo na lang doon sa aparador anak. Katabi lang din ang listahan niya dyan. Tugon ni Nanay Kusing. Nay, anong klaseng tsaa po?
Alam niyo naman po na hindi kayo pwedeng uminom ng hindi galing sa doktor niyo. Baka makasama pa po yan sa karamdaman eh. O siya, ito na po. Nilista ko na po ito, pero bakit kapag si Aling Mila'y naglilista, napakahaba? Pero hindi bali na, basta naalagaan ka na mabuti. Sige na po, magpahinga po muna kayo. Bababain ko na po yung anak niya. Ilang sandali lang, naiabot na ng binata kay Aling Mila ang hinihingi. Tinawag ng matanda ang anak upang makahingi ito ng pasasalamat kay Maki. Nakangiting lumapit ang dalaga sa kanya. Tila sinasadya pa nitong hawiin ang mahabang buhok para makuha ang atensyon ni Maki. Madalas niya naman itong makita tuwing kumukuha ng sahod si Aling Mila. Ngunit ng araw na yun, kapansin-pansin sa kanya ang natural at litaw na ganda nito kung hindi nakaayos. Nakangiti din siyang inabot ang sobre. Sa hindi malamang daylan, tila may bulong na nag-uudyok sa kanya na yayain ang dalaga na sumabay ng hapunan. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito sinabi kay Helen. Aling Mila, dito mo na po siya pakainin. Sabay na po kayo sa hapunan para may kasama din kami ni nanay. Ipapatid ko na lang po siya kay Mangbong mamaya. Wika ni Maki. Ay nako, pagpasensyahan mo na iho ha. Kailangan pa niyang bumili ng gamot ng tatay niya eh. Diba anak? At saka, hindi ko kasi pinapayagan na nasa labas yan tuwing gabi. Alam niyo naman ang panahon, iho. Hindi natin hawak ang utak ng nasa paligid natin. Tugon ni Aling Mila. Ganun po ba? Sige po. Siya nga pala, Aling Mila, bago ko makalimutan. Nagsabi pala si nanay sa akin na ginagawan mo daw siya ng masarap na tsaa. Pwede bang malaman kung anong klase yun? Habang nag-uusap ang dalawa, nagpaalam na ang dalaga na mauuna. Nakangiti lang ito kay Maki na tila nangungusap ang mga mata at mariing nakatitig sa binata. Hinatid lang ito ng tingin ni Maki habang papalayo sa tahanan. Medyo naiya ang binata nang mapansing nakangiti din ang nanay nito sa kanya. Pinakita ni Aling Mila kung paano nito ginagawa ang tsaa. Napatango na lang si Maki nang makita ito. Nagpasalamat siya sa patuloy na pagtulong sa kanila ng matanda. Ngunit sa bawat paggalaw nito, tila may napapansin siyang kakaiba sa matanda. Mabilis na lumipas ang araw, 2 linggo matapos ang tagpong iyon. Umaga ng Sabado, kasama niya si Mangbong para maghatid ng bigas sa suking tindahan. Habang nagbababa ng mga sako ng bigas, merong napansin na pamilyar na tao si Maki. Binitawan niya ang ginagawa at sinunda ng tingin ang nakita. May kasama itong bata na sa tansya niya ay 5 taong gulang. Nang masigurado kung sino ito, hindi naman siya nagdalawang isip na batiin. Nagkagulatan pa ang dalawa dahil sa hindi inaasahang tagpo. Nakatingin ito sa kanya na tila malungkot. O Maki, kamusta ka na? San ka nagtatrabaho? Aba, mukhang marami kang ginagawa ah. Tanong ni Jessel. Ikaw na ba yan? Aba, Mangbong! Iilang sako na lang po. Kaya niyo na po ba? Sasamaan ko lang po yung kaibigan ko. Wika ni Maki. O siya, sige. Kaya ko na po ito. May taga-alalay naman sa loob. Kilala niyo po ba siya? Eh dati pa kayo magkasama niyan, hindi ba? Huwag niyo na po akong alalahanin. Kaya ko na po ito. Wika ni Mangbong. Maraming salamat po, Mangbong. Ah, Jessel, saan kayo pupunta? Pwede ba akong sumama? Nakakatawa, nakita tayo uli ah. Wika ni Maki. Hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Dito lang naman kami ng anak ko. Iniikot ko siya sa lugar natin. Kakarating lang din namin nung nakaraang araw eh. Tugon ni Jessel.
Hindi naman siguro magagalit yung asawa mo kung yayayain ko kayo magmeryenda, no? Ang tagal na nating hindi nagkita. Wika ni Maki. Patay na po yung papa ko. Masige na po. Sumama na po tayo, gutom na po ko kakalakad eh. Kanina pa po tayo umiikot. Wala po tayong pagkain. Wika ng anak ni Jessel, na ang pangalan ay Boards. Anak, yung bibig mo ha. Saka nakakaiya kay Tito Maki mo. Baka marami pa yung gagawin. Mamaya ka na kumain sa bahay. Ipagluluto kita ng paborito mo. Maki, baka sa susunod na lang ha. Medyo alanganin na din kasi yung oras eh. Siguro papasyal na lang kami sa bahay nyo. Kumusta si Tatay Juan at Nanay Kusing? Tanong ni Jessel. Siguro mamaya na lang natin pag-usapan. Susunduin ko kayo. Sa bahay na kayo mag-apunan. Ayos ba yun? Boards, marami akong laruan sa bahay. O Jessel, huwag ka nang tumanggi ah. Minsan na nga lang tayo magkasama uli. Wika ni Maki. Opo Tito, papayag po yan. Anong oras niya po ba kami susunduin? Mag-aayos po ako. Dahil sa patuloy na pangulit ni Maki, pumayag naman si Jessel sa paanyaya niya. Bago magdilim ay sinundo na sila ng binata. Habang papasok si Maki sa bakuran nila Jessel, hindi nito maiwasang magtaka. Malaki ang pinagbago ng lugar. Hindi na kagaya na dati na mukhang palasyo. Magkalapit lang naman sila ng sitio, pero ilang taon na nang huling mapadalaw siya sa lugar, lalo pat napunta na sa Maynila ang kaibigan. Kagad naman siyang sinalubong ni Jessel. Nakabihis at maganda sa mata ang aura. Malaki ang pinagbago ni Jessel. Ngunit hindi kaila sa binata ang taglay na karisma ng nakababatang matagal niya nang hinahangaan. Pasok ka muna. Gusto ka daw makita ni Mamay. Tara sa loob, Baki. Wika ni Jessel. Sige, hindi ba nakakaya yung ayos ko? Alam mo naman ang mama mo pagdating sa akin, saka sandali lang ha. Baka kasi ano pang sabihin ng tatay mo eh. Tugon ni Maki. Uy, nagbago na si mama ha. Halika. Tsaka Maki, matagal nang patay yung tatay ko dahil sa aksidente. Tara na, baka gabihin tayo mamaya. Huwag ka na magpagwapo, bagay naman yung suot mo eh. Hinawakan pa siya ni Jessel papasok sa tahanan. Tila bumagal ang oras. Ibang-iba ang pakiramdam niya sa tuwing nakakasama niya si Jessel. Kaya hindi pa nakapag-asawa si Maki. Hindi lang dahil sa subsob sa trabaho, kung hindi wala siyang mahanap na babae na makakapagbigay sa kanya katulad ng dala ng kaibigan. Nasa bungad pa lang sila ng pintuan, sinalubong na sila ng ina ni Jessel, si Nanay Stella. May pagkastrikta ang ora nito mula pa noon, kaya nasanay na ang binatang nakikita ito na palaging masungit. Ngunit tama ang sinabi ng kaibigan. Nagbago na ang ugali ng ina. Masaya na ang itsura habang nakikipagkamay sa kanya. Ngunit napansin ni Maki na biglang nagbago ang itsura nito. Maki, hanggang ngayon dala mo pa rin. Hanggat hindi natatanggal sa'yo, mahirap ipagkatiwala sa'yo ang anak ko. May demonyong naninirahan sa bahay niya. Halika, sumunod kayo sa akin. Wika ni Nanay Stella. Maanong oras na po oh? Sa susunod na lang po yan, gagabihin na po kami. Tugon ni Jessel. Sandali lang ito, Jessel. Alam mo naman kung bakit kita pinapaiwas kay Maki at kung bakit ayaw ko siyang pumasok sa bahay natin. Maki, meron kang bit-bit na sumpa. Alam kong mahirap intindihin pero noon pa man, nakikita ko na ito sa iyo. May ibibigay ako. Gamitin mo ito. Pausok sa bahay mo gabi-gabi, pati na din tuwing umaga. Noon ko pa sana sasabihin pero hindi ko magawa dahil sa asawa ko, ayaw naming madamay.
wika ni Nanay Stella. Oo, Maki, kaya naalala mo? Lagi ako may dalang ganito kapag pumupunta ako sa inyo. Proteksyon na gawa ni Mama. Hindi ko na nasabi sa'yo eh. Bata pa kasi tayo noon. Wika ni Jessel. Kung totoo man ang sinasabi niyo, ano naman ang habol niya sa amin? Saka wala naman akong alam na nakaalita ng pamilya namin eh. Mabait po yung mga magulang ko. Saka, uso pa po ba yung ganyan? Tanong ni Maki. Ayokong pilitin ka sa mga pinaniniwalaan namin. Gusto kong ikaw mismo makatuklas. Yang bigay kong pausok, pangontra yan sa demonyo. Nakakalinis yan ng mga oras sa paligid. Jessel, hindi ko napapadala ang bata ha. Alam mo namang mahina ang dungan ng anak mo. Kaya kayong dalawa na lang. Maki, wag masyadong magpapagabi. Sige na, lumakad na kayo. Pag-alis nila ng tahanan, hindi mawala sa isip ng binata ang sinabi ni Nanay Stella. Napabuntong hininga ito. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating nila ang tahanan. Namangha ang kaibigan nang makita ang magandang pananim sa bakuran. Malinis ito at maayos ang lahat. Samantalang hindi naman maipinta ang mukha ni Aling Mila nang makita si Jessel. Nilapitan niya ito at binati. Pero sa hindi matukoy na dahilan, napaatras ang matanda nang malapit kay Jessel. Maging ang dalaga, nakaramdam ng biglang pagbigat ng sentido. Hindi nagpahalata ang dalawa dahil batid nilang walang kaalam-alam si Maki sa mga nangyayari. Dumiretso na ang mga ito sa sala kung saan nakaupo at nagpapahinga ang ina. Huminga si Jessel ng malalim ng mapakbang sa pintuan. Hindi niya kinakaya ang tila kuryenteng dumadaloy sa katawan niya at napahawak pa ito sa noo. Hindi yata ako makakatagal sa bahay mo, Maki. Pasensya na ha. Ang sakit ng ulo ko eh. Ihatid mo na lang ako sa bahay. Babalik na lang ako sa... Hindi pa natatapos ang pagsasalita ni Jessel nang bigla itong mahimatay. Nakatingin lang si Aling Mila kay Jessel at tila may binubulong sa hangin. Sa pagkataranta ng binata, binuhat niya ang dalaga at inilapag sa sala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tinawag ni Maki si Mangbong upang maiyatid pauwi ang kaibigan. Akmang bubuhatin niya sana si Jessel. Kasabay nun ang paghawak ni Aling Mila sa noo ni Jessel. Ang buong akala ng matanda, mabilis niya itong malalapatan ng sumpa. Ngunit napasigaw na lamang si Aling Mila na tila napaso ang kamay dahil sa init na nilalabas ng katawan ni Jessel. Ano bang nangyayari, Iho? Nako, Iho, yung nanay mo! Biglang nanginig ang katawan ni Nanay Kusing habang nakaupo. Natarantang binuhat ng dalawa ang ina at kaibigan. Dinaan muna si Jessel sa tahanan nito bago dumiretso sa paggamutan. Malayo pa lang sa pintuan, nagsisisigaw na si Mangbong. Kagad naman silang pinagbuksan. Mariing tumutol si Nanay Stella na dalhin ito sa paggamutan. Mas pinili niyang tawagin ang albularyong kakilala. Inutusan ito si Mangbong at nagkataong kilala naman ito ng katiwala. Nilapag nila si Jessel at Nanay Kusing sa sala. Wala namang tigil sa pagdarasal si Nanay Stella habang hinahantay ang pagdating ng manggagamot. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakarating na si Mangbong kasama ang albularyo na si Mangkulas. Kulas, ay salamat dumating ka. Tulungan mo kami, yung anak ko! Wika ni Nanay Stella. Mangkulas, kaya niyo po ba silang gamutin yung nanay ko po? Dadalhin ko na lang po sa ospital, baka po ano pang mang... Iha, matagal nang naninirahan ang bruha sa pamamahay niya. Minsan ko na siyang nakaengkwentro, pero dahil sa respeto ko sa ababa,
Hinayaan ko lalo pat nakikita kong katawang nyo ito. Kilala ako sa baryo natin, pero ni minsan hindi mo dinulog sa akin ang karamdaman ng tatay mo. Marami kang hindi nalalaman, iyo. Kung gusto mo pang mabuhay ang nanay mo, ilayo mo siya sa lumalason sa kanya. Madalas, hindi mo pinaghihinalaan ng mga malalapit sa'yo. Pero ang hindi mo alam, sila mismo ang papatay sa'yo sa bandang huli. Ianda mo ang sarili mo sa gagawin natin ngayon. Kumuha kayo ng baong may baga. Stella, ilagay mo ito. Ipausok sa buong bahay. Pagkatapos, ibalik mo sa'kin. May ibinigay si Mang Kulas na isang maliit na tipak ng kahoy kay Nanay Stella. Bago pa simulan ang gagawing panggagamot, nagpalipad muna ito ng usal pang proteksyon. Inuna nitong tignan si Jessel. May pinaamoy ito sa dalaga at bigla na lang naubo at nagsuka. Habang pinupulsuhan ng matanda si Nanay Kusing, panay naman ang pagbukha ng bibig nito na tila may binibitawang kataga. Eto na, Kulasan, oh. Natapos ko ng pausukan ng bahay. Anak Jessel, salamat sa Diyos at gising ka na. Ay, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Nanay Stella sa anak. Tumahimik muna kayo. Kailangan kong lakasan ang depensa, lumalaban ang kabilang panig. Nararamdaman niya ang ginagawa ko. Iho, bigyan mo ako ng hudyat at tutuluyan ko na to. Pansamantalang napaisip si Maki sa narinig. Buong buhay niyang nakasama si Aling Mila. Masakit sa loob niya ang mangyayari sa matanda. Hindi man niya matanggap na sa kabila ng lahat ng tulong, ginawan pa sila ng masamang gawain ng itinuring nilang kapamilya. Huwag po, Mang Kulas. May pamilya din po yan si Aling Mila na umaasa sa kanya. Kung mapaparusahan niyo man po siya, huwag naman po sanang kamatayan. Wika ni Maki. Sige, iyo. Ibabalik ko lang kung ano ang itinanim sa nanay mo. Diyos na ang bahalang magparusa sa kanya. Ibinangon ng albularyo si Nanay Kusing at may inihip sa bumbunan. Kasabay ng mga orasyong pangkalas ng sumpang itinanim ng bruha. Habang ginagawa ang pag-oorasyon, biglang nagkamalay si Nanay Kusing at nagsuka. Napapitlag ang lahat ng makita ang malapot at kulay itim na likidong lumalabas sa bibig niya. Umiyak pa ito sa kirot dahil sa likidong lumalabas. Halos madaling araw na nang matapos ang isinasagawang gamutan. Wala pang tulog ang lahat ng dahil sa mga pangyayari. Hindi na muna pinauwi ng albularyo si Nanay Kusing sa tahanan dahil kailangan pa nito ng ilang araw na gamutan bago tuluyang mawala ang mga pinainom na lason. Laking pasasalamat naman ni Maki sa nangyari. Kung hindi dahil sa kaibigan niya, baka kung ano na ang nangyari sa kanilang mag-ina. Bago magtanghali, umuwi na ito ng tahanan kasama si Mang Bong. Hindi na nila nadatnan pa sa bahay si Aling Mila. Doon pa lang nila nakita ang kwarto nito na may mga marka ng guhit sa sahig. Napagtanto nilang tama ang manggagamot. Ilang araw pa ang lumipas matapos ng insidente. Nakibalita sila sa mga kababaryo tungkol kay Aling Mila. Marami pa lang silang mga kababaryo na nakaranas ng pagkademonyo ng mag-ina. Pero sa kasamaang palad, may nakapagsabing umuwi na ito sa Samar kasama ang kanyang anak. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang lumisan ang pamilya ni Aling Mila. Hindi na din nagsalita pa si Maki patungkol sa mga nangyari. Nagdasal na lamang sila na hindi na sila maabot pa ng sumpa ni Aling Mila. Wala naman silang nagawang kasalanan sa mga ito. Lumipas pa ang ilang buwan. Nakalakad muli ang ina sa tulong ng panggagamot ni Mang Kulas. Hindi pala diabetes ang dahilan ng panghihina, kung hindi dahil lamang sa lasa ng bruha.
Laking pasasalamat ang ibinigay nila sa pamilya ni Giselle. Hindi naglaon nagkatuluyan ang dalawa. Matagal na silang may gusto sa isa't isa, ngunit nagkakahiyaan pang umamin. Sa kasalukuyan, hindi na nagbunga ng pangalawang anak ang pagsasama ni Giselle at Maki. Si Boards naman ay naging seaman. Nailahad ang kwentong ito upang ibahagi ang hindi malilimutang pahina ng buhay ni Maki. Noong kasama pa nila ang itinuring na kapamilya na isa palang bruha. Nakakabahala yung mga ganitong kwento, lalo na kung may mga nakakasama din tayo sa buhay natin. Hindi natin sigurado na kung yung mga tao bang nakakasama natin ay totoo, o baka meron silang sinasabi or meron silang gustong gawin sa atin. Kaya kung sakaling makakita man kayo ng mga tao na, alam nyo yun, mapagkakatiwalaan nyo ng lubos, ingatan nyo sila. Kasi karamihan sa mga tao ngayon sa mundo, nag-aantay lamang ng pagkakataon upang umatake. Muli, maraming salamat. Paalam.